Hello mga kaibigan, welcome back sa ating channel na kung saan ay marami kang pwedeng matutunan. Kaya subscribe lamang po para lagi kang updated sa ating mga future upload. At ngayon sabay-sabay nating pag-uusapan ang malungkot na buhay ni Ota Benga, ang batang mula sa bayan ng Central Africa na naging alipin at ikinulong sa isang zoo kasama ang mga hayop. Pero bago yan, kung nais nyong mapanood ang iba pa nating mga video tulad ng kay Lachiman Gorong na tinalo ang 200 sundalong Hapon kahit wasak ang isa nitong kamay, sa nais manood ng naturang video, nasa description ang link. Si Ota Benga ay sinilang noong 1883 sa Ituri Forest sa kung saan ito ngayon ang Democratic Republic of Congo. Ipinanganak siya sa isang kolonyang may pinalawak na pangkat ng pamilya na nasa pagitan ng 15 hanggang sa 20 katao. Ang mga kolonyang ito ay nagpapalipat-lipat mula sa isang pansamantalang tirahan o kampo, depende sa panahon, o sa madaling salita, lumilipat sila sa mga lugar kung saan mas marami o mas madali silang makapangaso ng kanilang kakainin. Taong 1885, nagkaroon ng komperensya sa Africa. Ang komperensyang ito ay pinangunahan ng mga aliman upang kung paano aangkinin ng mga bansang Europa ang kolonyal na lupain sa Africa at maiwasan ng isang digmaan sa mga bansa sa teritoryo ng Africa. Pumayag si Haring Leopold II ng Belgium noon na siyang nagmamay-ari ng Congo Free State. Upang maging kapakipakinabang ang kanyang pag-aari, sinimulang samantalahin ni Leopold ang mga mapagkukunan ng rehiyon, kabilang dito ang Goma, at nag-utos ng sapilitang paggawa sa mga naninirahan sa lugar, kasama ang tribo ni Ota. Naging mapait ang kanilang sinapit sa pang-aalipin ng hari, dinanas nila ang sobrang kalupitan, pagpapahirap at minsan pa nga ay humantong sa pagpatay sa kanilang mga kasamahan. Sa paglipas ng panahon, si Ota ay nagkaroon ng asawa na mula din sa kanilang tribo. Subalit dahil sa labanan sa pagitan ng iba pang mga tribo, napatay ang kanyang asawa. Nag-asawa siyang muli at muli naman itong namatay dahil naman sa kagat ng isang ahas. Isang araw sa kanyang pagbalik sa kanila mula sa pangangaso ng elepante, isang malagim na masaker ang kanyang nadatnan. Natagpuan niya ang kanyang buong pamilya at mga kanayon na wala ng buhay. Pinatay sila ng pribadong hukbo ni Haring Leopold na parang mga hayop. Walang nagawa si Ota kundi humagulhol na lamang ng iyak habang pinagmamasdan ang bangkay ng walang kalaban-laban niyang pamilya. Samantala, nang makita siya ng mga slave trader, dinukot siya ng mga ito at pinatrabaho bilang isang manggagawa sa isang agricultural village. Sa mga buwan ng Hunyo 1904, kinuha siya at pinalaya ng isang Amerikanong misyonaryo at amateur anthropologist na si Samuel Phillips Werner upang maging bahagi ng isang human exhibit. Napalaya siya sa pagiging alipin kapalit ng asin at bulto ng mga tela, kalakip na rin ang iba pang grupo ng taga-Africa at sila ay dinala sa St. Louis. Pagdating nila doon, sinimulan na nga ang naturang human exhibit at si Ota ang naging isa sa mga atraksyon na dinumog ng mga tao. Dahil sa kanyang kakaibang itsura, maitim ang kanyang balat, matatalim ang kanyang mga ngipin at napakaliit lamang na tao, halos isang metro lamang ang kanyang tangkad. Taong 1906, nang matapos na ang pag-display sa kanila, ibinalik sila ni Werner sa Central Africa. Ngunit si Ota ay pinili na sumama sa anthropologist pabalik sa Estados Unidos. Gayunpaman, isinama pa rin siya ni Werner at siya ay dinala sa Brong Zoo, kung saan siya ay binigyan ng trabaho bilang tagapangalaga ng mga hayop. Subalit nung ando na siya sa naturang zoo, iba ang nangyari sa kanya sapagkat ginawa siyang isang katatawanan at atraksyon ng mga opisyal ng zoo. Inilagay siya sa kulungan ng mga unggoy na kung saan ay binibigyang aliw niya ang mga manunood. Sa mga panahong iyon, dumoble ang dami ng mga manunood sa naturang zoo. Dinumog ng tao ang lugar para lamang saksihan ang isang taong may kakaibang itsura. Nilagyan din ng mga namamahala sa zoo ang kulungan kung saan siya naroon ng mga buto ng hayop at dahil doon iniisip ng mga manunood na si Ota ay isang kanibal. Dahil sa kanya, lumaki ang kita at naging tanyag ng husto ang Brong Zoo. Habang patuloy na ginagawa ni Ota ang nais ng namamahala sa zoo, isang pangkat naman ng mga maiitim na pastor ng New York na pinamunuan ni Reverend James H. Gordon ay hiniling na palayain siya at ratuhin na isang tao. Nakikita nila sa kaso ni Ota ang hindi pagkakaroon ng pantay na trato, kaya gumawa sila ng aksyon. Sa pagtatapos ng 1906, 23 taon si Ota at iyon ang panahon na nakalabas siya sa Brong Zoo. Kinuha siya ni Reverend Gordon at inilagay sa isang ampunan sa New York City.
Sa mga taong 1910, binalikan at kinuha siya ni Gordon sa ampunan at inilipat sa Virginia, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, formal siyang pinag-aral at sinanay sa relihiyon. Dahil doon natuto siyang mamuhay sa syudad at nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang pabrika ng tabako. Ang layunin niya ay nais niyang makalikom ng pera para sa kanyang planong paglalakbay pabalik sa kanila sa Central Africa. Ngunit ang nakalulungkot pagsapit ng 1914 ay sumiklab naman ang unang digma ang pandaigdig at malubhang naging pahirapan ang paglakbay ng mga barkong pampasahero papuntang Afrika. Simula noon, labis na nalungkot si Ota hanggang sa nagkaroon siya ng matinding depresyon hanggang noong March 20, 1916 sa edad na 33. Isang napakasakit ang nangyari sa kanya. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang dibdib. At dito na nagtapos ang ating kwento, mga kaibigan, ang kwento ng malungkot na buhay ni Ota Benga. Daghan kayong salamat sa muli nyo na namang pagsabay sa agos ng ating mga kwentuhan. Ito ang Maharlika TV. Mabuhay kayong lahat.